maliban din sa mga nabanggit mo kanina, ano pa kaya yung mga factors kung bakit isa kang ginawang nominee? Siguro po nakita nila ko ng kakayahan or ng potential na para mapabilang ko dito, and then hindi willing po ako na kung ano yung ipapatrabaho sa akin kahit na hindi na po yung nasasakop sa akin. Pero siguro willing naman po ako. Ano kaya yung pwede mong ma-share or may advice sa kanila? Siguro may advice ko po sa kanila is yung gawin po nila yung trabaho nila ng maayos, and syempre dapat yung trabaho na ginagawa nila is masaya sila at kung kontento sila sa trabaho nila. Hindi po tayo dun sa kung ano yung sinasahod natin. Dapat din po tayo yung kumbaga, yung paano tayo magbigay ng servisyo. Yun po kasi yung parang ano natin, kaya tayo nagtatrabaho sa gobyerno, is yung makapagbigay tayo ng public service sa mga tao. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga tao na tumulong sa amin para mapalakas din yung self-confidence ko, and then yung nagtiwala sa akin na para maging nominado po ako dito sa masigasig na magagawa ng Maynila, and kay Mayor Eran po, nagpapasalamat ako kasi pinaulakan nila yung offer po ng foundation para makilala naman ko yung mga empleyado ng Maynila.